So alright mga ka-riders, no, for today's video, magpapalit tayo ng headlight sa ating XR150. Papalitan natin yung stock headlight bulb natin, no, which is naka-halogen pa siya, no. So mag LED lights tayo para makatipid tayo sa energy, at the same time yung brightness at saka intensity ng ano natin, no, ng ilaw, medyo mas malakas, no, kaysa sa naka-halogen. So tara, samahan niyo ko. 5 minutes later. So ayan mga kabikers, so bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, so please subscribe na po kayo at pakiclick na rin ng notification bell para po updated kayo sa ating mga upcoming videos na i-upload sa ating YouTube channel. Alright mga ka-riders, so mag-start na tayo. So kakalasin na natin itong ano, headlight cowling natin, no? Alright. So right mga ka-riders, nakalas na natin yung headlight natin. So ito yung tatanggalin natin, yung stock headlight bulb. So ganito lang yan, oh. Pilipitin nyo lang yung pataas. So tatanggalin nyo lang to. Yung cup, yung rubber cup. Tapos ito. So push nyo lang pababa. Ayan. So matatanggalin nyo yun. So, ito yung halogen lamp, halogen bulb natin mga ka-riders sa ating XR150, no. So ito yung stock bulb natin. Alright. Yun, ayan natin. So ayan mga ka-riders, no, itatap na natin yung LED wires natin dito sa headlight socket. So kung ano yung kulay ng LED wires natin mga ka-riders, so yun din yung isasalbak nyo dito sa headlight socket. Yung white tsaka blue, ito yung either high or low. So pag halimbawa magkapalit-palit nito, yung high at saka low nyo, pagbalik ta rin nyo. Alright. So sampak na natin. Boom. So lagay muna pala natin to yung rubber cup, no. So yun mga ka-riders. Tap na natin yung ano, no, yung wire ng ating LED light dito sa socket ng headlight. Alright, kung mapapansin nyo mga ka-riders, pag naka-halogen bulb pa yung mga motor nyo, no, di ba pag naka-minor yung motor nyo, humihina din yung ilaw. So dahil yun sa unstable yung creatine na binabato niya sa ano, no, sa headlight. So kailangan mo siyang i-rev. So pag i-revolution mo siya, so doon pa lang lalakas yung ilaw niyo, no. So since magpapalit na tayo ng LED lights mga kabikers, so gagawin na natin siyang battery operated para hindi mabilis masira yung LED lights natin. So kapag hindi kasi natin i-battery operated mga ka-riders, mataas ang tendency na mabilis masira yung LED lights natin kasi connected pa siya sa engine or sa light coil. So hindi stable yung ano niya, no, yung kuryente na binabato niya sa headlight. And then so next is ito lang. So yung susunod natin gagawin mga ka-riders, so hanapin niyo lang yung kulay dilaw na wire, no. Ito. Ito yung sa ano, sa headlight wire na ano, connected pa to doon sa makina. So puputulin natin to, then itatap natin dito sa ignition wire. So hanapin nyo yung ignition wire. So sundan nyo dito. May ignition wire yan dito, eh. Yan. So ito yun. Tapos tatap tayo dito. Right. Dito tayo magtatap. So itatap natin dito yung wire galing sa ignition switch natin, no. So ito yung ignition switch natin. Yan, eh. Yung tatlo na to, yan. So nagano sila dito, nagsama sila. So diyan natin itatap, no. Yan. Yung wire na to, yung kulay black. Wala namang ibang kulay black diyan, eh. Yan. So yan, no. So dyan yung itatap yung ano, yung kulay dilaw na to, yung sa coil light wire, kulay dilaw. So
So tatap natin dyan, no? So magkakatay ng piraso lang na wire, then itatap natin dito. Yan. Alright. So okay na mga ka-riders, itap na natin so yung coil light wire, yung kulay dilaw yan o, tsaka yung ignition wire, so kulay black, so wala nang ibang kulay black dyan eh, tsaka dito wala nang ibang anong kulay dilaw dito, no? So okay na yan. So testing muna natin mga ka-riders. Ayan, testing agad para magkaalaman na. Oh, so ayan eh. So battery operated na kasi siya mga ka-riders. Once na i-turn on na natin yung ano, ignition switch natin, ayan. So automatic na mag iilaw yung ano natin, yung headlight, no? Ayan. Pero may ano tayo dyan, ilalagay na ano, na switch para sa ating headlight. So ito, nilagyan ko na ito ng switch eh. So pili natin siya patayin. Ayan. Kung umaga, so pili natin siya patayin, no? So paggagabi or madilim na, ayan, pwede natin iilaw. So ayos yung ano natin, installation ng LED lights. Ayan mga ka-riders, no, pag maglagay kayo ng switch, so itatap nyo lang din dito sa ano, sa kulay black na wire kung saan tayo nagputol, no, tsaka dun sa kulay dilaw. So ayan, so may switch na kayo nyan, no? Naka-on siya. Ayan, off natin. So naka-on, so nakapatay yung ano natin, ilaw. Pag gumaandar, so wala ilaw. So may switch na tayo dito. Ilagyan natin ang switch dito eh. Yan. Ilaw na siya. So napakalakas ng LED lights natin, no? Yan. Bili natin patayin yung ilaw pag maliwanag o umaga pa. Bili natin patayin. Yan. Ayos. Mga ka-riders, no, na-testing na natin. So babalutan na natin yung na-splice natin na wire dito. So dalawang connection siya. So ayan, para iwas ano, iwas short. Ayan. So huwag niyong kalimutang balutan. Baka mamaya mag-short yan dyan and mag-spark. So mahirap na. Ka-riders, no, natapos na natin ikabit yung ano, yung rubber cup. So na tayo. So yun mga ka-riders, kung mapapansin nyo, stable na yung ilaw natin, no? Kahit hindi siya ano, hindi naka-revolution yung ano natin. Hindi naka-revolution yung simulator natin mga ka-riders, so malakas pa rin yung ilaw natin. Kasi battery operated na siya eh. So di tulad nung ano, yung stock bulb natin sa headlight natin, nakakonektado pa siya sa engine. Pagka naka-minor yung motor natin, so hihina din yung ilaw natin, no? Pagka naka-LED lights tayo, tapos battery operated na siya. So yan, makikita nyo naman, stable, no? Hindi gumagalaw, hindi ano, walang pagbabago, no? Kahit i-rev pa natin siya, yun pa rin yung ano niya, lakas ng ilaw. Alright.
So yan mga ka-riders, no, titestin na natin yung ano, newly installed natin na LED lights, no. So, alright. Ano naka-LED tayo kasi lalong-lalo na sa ano mga maliliit na lugar, no, halo din bulb kasi medyo ano, ano,